Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ito, kakala ko ba hindi may gigibok yung tatay mo? Dapat hindi ka magpatanong kay Zoey dahil may mas karapatan ka kaysa sa kanya. Pinapalakas nga ni Dr. Lyndon ang loob nga dito ni Annalyn na hindi daw dapat sukuan itong si Dr. Tanyag na ipaglalaban nito dahil mas may karapatan nga daw itong si Annalyn kaysa kay dito kay Zoey. At sumagot naman itong si Annalyn dito kay Lyndon na hindi nga raw nagkamali ito dahil ito ngang si Zoey ang tunay na illegitimate na anak dito ni Dr. Tanyag. At sumagot ulit itong si Lyndon Javier dito kay Annalyn na nagkamali nga itong si Annalyn dahil ito pala ang si Annalyn ay ang tunay na anak dito ni Dr. Tanyag. At dito nga na ipinagtataka ni Annalyn kung bakit nasabi daw ito ni Dr. Lyndon. At dito na nga na inumpisahan na sabihin ang totoo ni Lyndon dito nga kay Annalyn tungkol nga sa kanyang mga narinig nung ito'y nag-usap nga itong si Zoey at itong si Dr. Carlos. At hindi nga makapaniwala itong si Annalyn sa kanyang mga nalaman. Upang patunayan nga ni Dr. Lyndon na hindi siya nagkamali, ay hinamon naman niya itong si Annalyn at Zoey na kung gusto daw nito, kinakailangan na magpa-DNA test daw upang malaman ng totoo kung sino nga ba itong nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa. At ito na nga daw si Lyndon ang magpapatunay at kausapin ito nga si Dr. Tanyag at sabihin na kung sino daw talaga ang tunay na ama dito nga ni Zoey. At nagmamakaawa naman itong si Zoey dito kay Lyndon na huwag daw sabihin dito sa kanyang daddy na si RJ dahil kapag nalaman daw ay tiyak sa kangkungan daw pupulutin itong si Zoey ngayon at hindi siya mapapatawa dito ni Dr. Tanyag. Kaya nakiusap naman ito. At nangingibabaw naman ang awa dito ni Lyndon dito nga kay Annalyn dahil sobra-sobra na nga ang kalupitan na ginagawa nga dito ni Zoey. Sa pamilya nga dito ni Annalyn, lalo pat ipinagkait ni Zoey ang kapipiranggot na pagmamahal nga dito ni Dr. Tanyag na para sana dito kay Annalyn. Kaya gagawin naman lahat ngayon ni Lyndon upang malaman ni Dr. Tanyag katotohanan na nag-alaga siya ng mga traidor na hindi niya tunay na anak itong si Zoey at ang tunay na ama nito ay walang iba kundi itong si Carlos Benitez. Sa kabilang banda, sinabihan naman ni Lynette itong si Giselle na siguraduhin daw ni Giselle na makakausap niya itong si RJ dahil sa sitwasyon daw ngayon tila malabo na nga mangyari iyon dahil nakaabantay daw itong si Moira at itong ang si Zoey na hindi makalapit itong si Giselle dito nga kay RJ. At sinabi naman ni Giselle na gagawin daw niyang lahat upang makausap ang kanyang kapatid at nang malaman nito kung ano ang kalagayan ng kanyang ama at kung ano daw ang ginawa ni Moira dito sa kanilang ama na si Don Pepe upang ituwid ni Giselle ang mga pang-brainwash naman dito ni Zoey tungkol sa mga sinasabi nito kina Annalyn at Lynette. Kaya ito na kaya ang tamang pagkakataon na kukunin ni Giselle na maipaliwanag na mabuti dito nga kay Ubeng kung ano talaga ang tunay na nangyari. At dito naman na tila nainis itong si Moira sa hatid na balita naman dito ni Neresa nang pumunta ito sa Apex na hindi daw parang guess itong ginagawa ni Moira kundi pinaupo lamang ito at ipinahiya dahil nga sa ginawa ni Moira na nanggugulo nga daw ito dito nga sa ginawang interview sa dalawang ito na sina Moira at Lynette. Kaya dito naman na pinagtatawanan ng mga trabahante at nurse at doctors itong si Moira ngayon dito sa Apex. At ang gusto nga mangyari ni Dr. Tanyag, nababalik na daw siya sa trabaho dito sa Apex at nang sa ganun, makabalik daw ang kanyang mga alaala na nawala. At tila natulala naman itong si Zoey nang marinig niya ang mga iyon na itong si RJ ay gustong-gusto na makabalik sa Apex. Kaya yan po ang ating pakatutukan kung ano nga ba ang magiging reaksyon ni Dr. Tanya kapag nagkaharap na nga sila dito ni Giselle. At kung malalaman na nga ba ni Dr. Tanya na itong si Zoey ay anak dito ni Carlos. At kung matatandaan nga niya itong si Carlos. Yan lang po aking ragdagang latest update at marami pong salamat sa inyong panonood.